Susan, tuloy-tuloy pa rin ang pagmomonitor ng mga otoridad sa sitwasyon dito sa Barangay Bangkal, Makati. Makikita nyo nga dito sa aking likuran na nakakordon ang bahaging ito ng Makati na dito tayo sa kanto ng Evangelista at Estrella Street. Ayon sa BFP Makati, ang cordoned area ito na ito ay 50 meter radius sa paligid ng gasolinahan kung saan nagkaroon ng leak. Makikita nyo rin na hindi naman nawawala ng mga otoridad dito mula sa area. Mula kagabi pa tayo nandito at patuloy naman silang nagmo-monitor at rumoronda dito sa area. Nakaantabay ang mga barangay officials, pulis at mga tauhan ng BFP o Bureau of Fire Makati. Kaninang madaling araw, natapos na ang foaming na isinagawa sa mga kanal dito sa paligid para raw ito mabawasan ang anumang panganib na may magliyab o sumabog dahil sa gas leak. Imo-monitor ng BFP hanggang mamaya kung kailangan pagdagdagan ng foam. 6 na oras daw kasi ang itatagal ng gamot na inilagay nila sa mga kanal. Iniimbestigahan pa nila kung saang parte talaga mismo nagmula ang gas leak at kung paano ito tumagas. Pero as a safety precaution, bukod sa flushing at foaming sa mga kanal, ay tinanggal na rin ng pamunuan ng gasolinahan ang nasa 10,000 litrong produktong petrolyo dito. Kung makikita nyo din dito sa aking likuran, Susan, no, may mga business establishments dito. At dahil cordoned off nga ang area na ito, ay hindi pa siguro makakapagbukas yung mga business establishments dito. At kung magbukas nga daw sila, sabi ng Makati City local government officials na hindi rin makakapasok yung mga customers dito sa loob dahil as a safety precaution na hindi talaga pwedeng lumapit dito sa area na ito. At nakausap din natin ang pamunuan ng Phoenix Gas at sabi nila na patuloy naman silang makikipagtulungan sa mga otoridad hanggang masigurong cleared na ang area sa anumang panganib. Ang ngayon, sa kinatatayuan ko, Susan, malakas pa rin talaga yung amoy ng kemikal. Ang sabi ng mga otoridad sa atin, hindi pa alam kung gaano makaka-apekto ito sa health ng mga nandito kasi depende daw sa lagay ng kalusugan mo kung ano yung limit of exposure mo sa ganitong klase ng fumes eh, kung paano ito makaka-apekto sa'yo. Pero as a safety precaution, para makasiguro, ina-advise nila ang ating mga kababayan na nakatira dito sa area na iwasan na yung lumabas. Stay indoors na lang at kung maaari ay iwasan talaga yung paninigarilyo at pagsisindi ng kandila, lalo na undas ngayon, no, iwasan daw talaga natin ito para masiguro na hindi tayo malalagay sa panganib. At patuloy pa rin na magmo-monitor ang BFP dito at ibang local officials at magbibigay sila ng update ngayong araw kung hanggang kailan i-cordon off itong area. Yan muna ang latest mula dito sa Makati City. Balik sa'yo, Susan. Darlene, kagabi ang yaya yung mga tauhan ng Environment Management Bureau ng DNR. At sinasabi nila na kumpirmado nga yung gas leak. So, nasabi ba nila ngayon kung kailan nila matutukoy kung saan ang galing yung leak? Kung galing ba dyan sa underground storage tank o doon sa pinaka-pipeline ng gasolinahan? Susan, ayon sa binigay na updates natin sa atin kanina ay hindi pa nila matukoy kung saan eksakto nanggaling itong gas leak. Pero sabi ng mga officials, ipagpatuloy pa rin yung investigasyon nila ngayong araw. Pero pwede raw kasi na umabot ito hanggang sa susunod na linggo para lang matukoy kung ano talaga yung espesipikong produktong petrolyo na nag-leak at kung saan talaga ito bahagi ng gasoline station nagmula. Yung mga taga Phoenix dyan, Darlene, meron ka bang nakita na nagbigay, meron ba sila ibibigay na tulong doon sa, siyempre kahit pa paano, naaapektuhan yung mga residente dyan sa lugar. Meron ba silang ino-offer na assistance? Sa huling panayam natin sa mga taga Phoenix Gas ay ang tulong na ibibigay talaga nila ay pakikipagtulungan sa mga otoridad. Magsasagawa sila ng hydro testing yung tawag doon para i-test kung ano yung mga naapektuhan nitong gas leak at kung saan talaga ito nagmula. Pero tungkol doon sa sinasabi mo na assistance sa mga residente, hindi sila nag-commit o nagsabi ng particular na tulong na ibibigay nila sa mga naapektuhan dito sa na residente ng Barangay Bangkal. Okay, maraming salamat, Darlene Kai.